Anyway, kapag kabilang ka dun sa mga schools na yun, wala nang tanungan, guys. Sure na yun. Parang yun yung, ano ba yung mga top-notch schools sa Pilipinas? UP, LaSalle, Arneo, tsaka UST, ay may isa pa, FEU. Credentials mo, kunyari may master's degree ka, mga ganyan. So, ako nga wala master's degree. Ano lang, kapugian. Hello guys, welcome back. So, kung mapapansin nyo, parehas lang yung suit ko kasi same day ko lang naman binlog to. So, iniwalay ko lang na video kasi masada nang mahaba yung isa. So, sasagutin natin ngayon yung kay Justin Tabuzo. Justin Tabuzo or Justini Drix TBZ. So, regarding sa course na kukunin ko, I'm a senior high school student. I'm planning to study ComSci, Computer Science on college. Madadala po ba ako ng course na to sa US and how long po? Things in advance. Thank you, Justin, for sending your question. So, regarding sa course, feeling ko naman kahit anong course mo, madadala ka dito sa US eh, kung talagang hiring. Pero kung gusto mo talagang sure na makapunta ka dito, nursing ka. Pero kung di mo naman kasi bet yung nursing, huwag mo na ituloy siyempre. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, sorry, nanginginig ako kasi ang lamig. So, kung ano yung magpapasaya sa'yo, yun yung gawin mo. So yun, kung ComSci, feeling ko naman madadala ka dito nun. Kasi lalo ngayon, hindi ko alam, same ba yun sa IT? Alam ko malaki rin yung bigayan dito niyan. So yun. Pero kailangan, yun nga, bago ka makapunta dito, tapos employment base yung gusto mo, kailangan magpe-petition sa'yo. Or meron kang agency na mag-sponsor ng working visa. Ah, and how long? So, yung sa how long, depende yung talaga, case to case basis. Yung mga kakilala ko na nandito na ngayon, merong 8 years ang inantay sa Pilipinas. Ang lamig. Giniginaw na talaga ako maaraw, pero ang lamig, guys. Kasi ano na yan, oras na ba? Papakita ko sa inyo ng oras na. Kita ba? Hindi ko alam kung kita eh, pero 5:40 na ng hapon. Tirik pa rin yung araw. 8 PM magsa-sunset dito, by the way. So, ayun na nga, going back to your question. So, merong 8 years, meron akong kilala 5 years, 4 years. Kami, 3 and a half years siguro yung antay namin bago kami nakarating dito. So, yun. Kala nga namin wala na eh, pero, ayun. Sa awa ng Diyos naman, yan, nandito na ako. So, yun. Next question is from Von Daryl QT. So, hey Vince, I'm from, hey, what's up? Hey, I'm from the Philippines and I'm taking up Bachelor of Science in Computer Engineering in the Unknown College. Oh, unknown? Joke lang. Computer Engineering in the Unknown College. Cool, not that so much famous. Can I ask you regarding to it? Binabase ba ang school background in the USA? Isa-isahin natin. Can I ask you regarding to it? For sure, yes, you can. Binabase ba ang school background in the USA? No, hindi po. Well, if you graduated mga top-notch schools dito sa Amerika like John Hopkins University, Harvard University, UCLA, ano pa ba yung mga sikat na school dito? Northwestern University dito sa Chicago, Illinois State University, University of Illinois in Chicago, MIT. Anyway, kapag kabilang ka dun sa mga schools na yun, wala nang tanungan, guys. Sure na yun. Parang yun yung, ano ba yung mga top-notch schools sa Pilipinas? UP, LaSalle, Arneo, tsaka UST, ay may isa pa, FEU. Kapag kabilang ka sa mga top-notch schools sa Pilipinas, di ba normally, maski sabihin natin, hindi naman binabase yung school, pero parang makikita mo eh, merong mga industry, or merong mga companies sa Pilipinas na predominantly ang daming, kanyari graduated from LaSalle, graduated from Arneo, graduated from UST, FEU, mga ganun, di ba? Hindi natin maitatago yun na merong mga ganun. So, dito, actually, may ganun din, unless, dun nga, galing ka sa Ivy Leagues dito sa Amerika, pero kapag galing ka naman ng Pilipinas, galing ka abroad, di na nila kinukonsider yun, guys. Maski galing ka ng pinaka-pang mayaman na school sa Pilipinas, hindi nila kilala yan dito. Ang tanong na lang dyan is, what sets you apart? Bakit ka nila tatanggapin? Is yun yung experience mo, yung
credentials mo. Kunyari, may master's degree ka, mga ganyan. So, ako nga wala master's degree. Ano lang, kapugian. Kapal lang na mukha yung meron. So, ayun, ano ba? Hindi, seryoso na. Sagutin natin yung tanong niya. Binibase ba ang school background in the Philippines? School background, no. Hindi. Kapag siguro, yun lang, check lang nila kapag graduate ka ng bachelor's degree, mga ganun. I want to work there. Any tips you can give to me? Ano man tips? Be patient. Yun talaga, yung pinakauna. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Ako, walang biro. I mean, yung job hunting experience ko dito, every single day, I applied like more than 5 applications. Basta yun, in short, umabot talaga ako ng 200 applications. Napaka-OA. Pero sa kanila dito, parang normal lang yun. Kasi ang hirap nga maghanap ng trabaho sa linya ko. So yun, yun yung tip. Be patient. And since sa Pilipinas ka, isa pang tip is i-broaden mo yung qualifications mo and experience. Kasi yun yung panlaban mo eh. Alam mo dito sobrang higpit talaga nila. Kapag sinabi nilang required tong experience to, gaya ng mga interview na napuntahan ko, kailangan, kunyari, meron akong experience sa ganyan. Sobrang specific. Kapag wala ka nun, hindi ka na makukuha. Basically sa experience ko, I was like, may training naman, di ba? Ganyan-ganyan. Hindi, kasi hindi sila magsasayang ng oras. So, di ba sa Pilipinas, mayroong training, may 1 month, may 2 months, ganyan-ganyan. Dito hindi. Kapag day one mo, saba ka na agad. Base sa experience ko, ha? Ganun. So, iba dito. Ang sobrang competitive ng mga tao, ganyan-ganyan. So, next question is, by the way, I'm watching your vlog and it's kind of great. Wow, thank you. You make me feel that I was there in Chicago every time you do vlogs. Yun, yun talaga yung content ko, guys. Kapag tinatanong, ano yung content mo? Ganyan-ganyan. Yun nga, Filipino life in America. American dream. In short, buhay America talaga. So, yun talaga yung pinaka-content ko. Life in America. So, thank you. At least, na-appreciate mo. And, feels great din sa akin, syempre. Hoping that you'll notice this. Of course, talagang binabasa ko isa-isa yung mga tanong nyo. Umabot pa nga sa point na para hindi ko nakalimutan, pinupostin ko. Wow, ganun ka-organize ang kuya mo. Stay safe and wishing you best health and salamat po. Wow, thank you. Likewise, stay safe and wishing you all the best and stay healthy. Ano bang ano dito? Ma-share ko sa regarding sa course na kukunin. Akin nga guys, yung course ko kakaiba eh. Kasi if I'm not mistaken, I think there are only 2 schools in the Philippines that offer my course or program. Ang course ko ay Bachelor of Science in Commerce, major in Internal Auditing. Wow! Pang matalino. So yun. So yun yung course ko. Kung viewer kita tapos nag-aaral ka pa, yun, mag-aaral ka lang ng mabuti, konting tiis lang. Kasi yan din naman yung mag-aahon sa inyo sa, yan din naman yung mag-aahon sa inyo sa, ano, hindi naman sa kahirapan. Pero, so yan yung magiging susi nyo para magkaroon ng magandang kinabukasan. What? Ayun, shit. Parang seryoso ako dun. So yun, pero seryoso. If only I could turn back time. Siguro mas ano ako, kinarere ko yung ano, pag-aaral. Hindi, I mean, wala naman akong bagsak. Never naman ako bumagsak. Pero, sinasabi ko lang is, sana mas in-engage ko yung sarili ko sa, ano, mga kung ano-anong academic chorba. So, yun. Keep sending your questions. Natutuwa ko basahin sila. Ganyan. If you wanna see more vlogs about, yun nga, buhay Amerika, let me know. Kasi, talagang yun yung content ko eh. Para alam ko, para at least nakikita ko kung nag-enjoy ba kayo. Or yun nga, gumagawa rin ako ng mga product reviews about kung ano-ano mga product, syempre. Doon tayo kumikita. Doon tayo sumasideline sa ngayon. Tapos, yun lang. Papakita ko lang ulit sa inyo ang ganap ng mga bagay-bagay. So, ayan. Ganda ng effects. Hindi ko na naubos yung milk tank. Parang iksin ng vlog na yun. Anyway, ayoko na rin pakabain. At bago ko tapusin tong vlog na to, I just wanna say a quick shoutout sa mga bagong subscribers. Yay! Ed Angela P, Joanna Masangkay, Leonard, Lyle Estacio, Ani Musikat, RG18 or RG18, Rhea Ragos, Mercy Abareta. Oy Mercy, kamusta? Liza Pauline Roncal,
and Jamie Shields. Thank you so much guys for the support. Thank you for subscribing. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe. Ayun muna for today's vlog. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, kahit konti, please give it a thumbs up and comment down below. I love to hear from you guys. Don't forget to subscribe to this channel. And I will see you in my next video. Bye.